Hi guys, good morning. Welcome back again to my channel. Ang sarap talaga ng feelings kapag may sarili kang tahanan. Kahit maliit man lang siya, pero okay na siya. Napaka-okay na talaga siya. Kasi nagagawa mo ang gusto mong gawin sa bahay. Dati kasi sa dati kong tinitirhan, dati naming inuupahan, napakaliit talaga na bahay, guys. Hindi siya, matatawag ko siya na bahay, pero wala kaming table, hindi namin malagyan ng table. Tapos nakahiga kami sa sahig. Tapos may kunti kaming tindahan doon. Then kunting business na pisonet. Kaya yun, hindi namin siya malagyan ng table. Kaya habang kumakain kami, naka-standing position kami. Ang pinaka worst na part is 5 years kami na nakatayo. Naranasan namin na nakatayong kumain. Kaya I'm thankful talaga, guys, dahil simula nang lumipat kami dito sa bagong tahanan namin, at last nakaupo na talaga. Ang sarap talaga na feelings, guys, na kasama mo ang pamilya mo kumain na nakaupo. Yes, totoo po yan siya, guys. Then ang kaibahan talaga dito sa bahay namin, yung dating inuupahan namin, guys, is napakahina ng water, guys. Tapos schedule din yung ng tubig. From 6 a.m. wala na siyang tubig, hinto na siya hanggang 5 p.m. So babalik na naman ng tubig mga around 5 p.m. to 4 a.m. Yun yung masaklap, guys, kasi dapat na may malaking mga timbaka para mag-iipon ka ng water. Pero dito, guys, I swear, ang ganda talaga ng tubig dito. Unlimited water, guys. Tapos napakalamig ng water at pwede mo din siyang inumin. Yes, yun yung talagang kagandahan dito sa Lumina Homes. Tapos, guys, akala namin noon na yung hindi pa nalagyan ng 2 kwarto, akala talaga namin na maliit talaga siya pag malagyan ng kwarto. Kasi hindi mo kasi siya ma-appreciate na ano ba tong klaseng bahay na to. Ang liit. Yan yung nasa isip namin. Pero naku, guys, takang-taka talaga kami. Kasi after na malagyan ng kwarto, napakalaki pa. Sa pag tiningnan mo siya, malaki siya tingnan, guys, yung sala mo, yung bahay mo na may kwarto na. Promise. Tapos, hindi mo akalain na yung 22 square meter na bahay mo na floor area, malaki pala siya tingnan in actual. Lalo na yung yung ipipintura mo sa nakulay sa wall mo is yung malawak tingnan. Napakaganda talaga, guys, in actual. Maraming na-amaze sa namin. Kasi before kasi, pumunta sila sa bahay namin. Sabi nila na napakaliit daw ng bahay namin. Ganun. Tapos once na malagyan daw ng kwarto, mas lalong liliit pa. Pero nung bumalik sila, guys, bumalik sila sa bahay na naka-paint na, nalagyan na ng rooms, naka-pesto na, naka-furnish na siya. So nagtataka sila, "Ala, malaki pala yung bahay nyo," sabi nila. Kaya tuwang-tuwa ako, guys, kasi murang-mura lang talaga dito, 1,800 plus lang. Kaya sulit na po siya sa amin, lalo na wala pa kami trabaho ng husband ko. Yes, so itong lababo namin, pinagawa namin sa panday namin. Maliit lang siya, pero okay na siya. Temporary lang itong burner na nilagay namin dyan. Kasi dito sa right side, itong may walis dyan, guys, namin ilagay yung gas range. Bibili kami soon if may budget na kami.
Tapos, itong tanki dito sa ilalim, itong may naka-red sa ilalim na oven, dyan namin ilagay kasi may hole dyan. Dyan namin ilagay yung hose. Tapos, dito sa may tanki, sa left side, ang ilagay namin dyan, guys, is yung ref. Maliit lang siya na ref for our family lang. Kasi doon, yung ref kasi namin sa dating inuupahan namin, guys, is malaki siya kasi lagayan yun ng mga soft drinks. Ginawa namin siyang cooler. So, dito ilagay yung ref sa left side. Then, ang laundry area namin doon sa dulo. Maliit lang din yung laundry area, pero okay na siya. Soon, pag may budget na naman kami, ipasliding namin yung door. So, bumili ako sa, guys, pumunta ako sa DIY sa Pugon Market. First time ko pumasok doon at nakita ko siya na may benta pala siya na lagayan ng, or drainer plates na ito, guys, na rack. Nabili ko siya for 700 pesos. Malaki siya, guys. Pwede mo siya lagyan ng baso, plato, bowl. Yan. Tapos, strainer siya. Diyan mo siya, after mo magugas, diyan mo siya ilagay. Tapos, sa ilalim may, may lagayan ng water. Tapos, once na mapuno na siya, pwede mo na siya itapo ng water. May lagayan din yan ng, spoon and fork. So, ang pinagkakaiba lang talaga dito is maaliwalas at matahimik. Maganda yung yung weather, malamig. Hindi mo talaga siya ma-feel doon sa dati namin inuupahan, guys. Napakaingay. Kasi city yun siya. Maraming mga sasakyan na dumadaan. Tapos may nagiinuman, pero iba talaga pag sa subdivision, 'di ba? First time ko talaga ito na try, guys, na ganito ang life dito. So, thankful talaga ako, guys, kasi dinidinig ni Lord ang aming mga panalangin ng aking husband. Matagal na naming pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay, guys. Pag-ibig loan siya for 30 years, pero okay na siya kasi while nagpipay kami, pero mapupunta din sa amin yung bahay. Diba? Sulit na po siya. Kaysa naman, nagre-rent kami pero hindi naman maamin yung bahay, guys. So, maglabas ako, guys. So, after ko maglinis, guys, so, labadami time na naman. May kunting mga damit kasi kami hindi pa na labhan. So, it's time for labadami. So, as you can see, guys, may nakita kayong pintuan dito sa likod ko. So, yan yung pintuan sa... Yan yung pintuan sa kusina namin, guys. So, tinanggal namin siya kasi para maluwang yung daanan na patungong kitchen at saka laundry. For my first time na maglaban ng damit dito. So, itong laundry area namin, hindi pa siya tapos. Sa right side, lagyan siya namin ng sliding door. May naka-fix, tapos sliding door. Then, itong wall namin, guys, lagyan din namin siya ng, ng tiles. Pag maka-budget na kami. So, dito sa right side ng, sa left side ng faucet, lagyan namin siya ng shower. Tapos, dito naman sa may orange na, tubo,
lagyan dyan namin ilagay yung washing machine. Soon guys, pag may budget na. So as of now, kinamay muna. Kamayin ko muna siya guys. So marami pang gagastusin dito, pero hinay-hinay lang para dili ta mapandol guys. Mahirap na kapag mapandol ka. Pandol talaga. So yun na nga, dati sa dati namin inupan, ang hirap talaga ng buhay namin doon. Kasi nakatayo kami, kumakain kami na nakatayo, tapos yung water napakahina. As in 5 years talaga namin siya tiniis guys. Pero sa awa ng Diyos, dininig talaga niya yung ano namin, yung panalangin namin. So iba talaga ang feelings kapag may sarili kang bahay, promise. Napakasaya kasi kasama mong pamilya mo. Tapos natutulog ka sa malambot na kama. Yeah, dito pa namin siya naranasan talaga kasi doon sa side kami nakatulog. Tapos wala kaming table. Kasi yung area kasi namin sa baba is ano siya guys. May pisonette siya tapos tindahan. Kaya wala kaming lagayan ng ano, dining table. So yun na nga guys. Kung gusto nyo magkaroon ng sariling tahanan guys. Iba kasi pag may sarili kang ano, bahay. Kasi kung lagi ka lang umuupa ng bahay guys, tapos hindi mapapasa yung bahay, sayang din yung gastos mo. Kukuha ka na lang ng ano, ng housing loan sa Pag-ibig kasi napakamura lang, lalo na sa Lumina Homes guys. Sa lahat na na-inquire namin guys na housing, ito lang talaga yung na-inquire namin na mura talaga siya, kayang-kaya sa budget. Yes, totoo yan siya. Kasi 1,800 plus lang naman yung ano namin monthly. Payable for 30 years. Pero okay na siya kasi mapapasa amin din yun ito soon. At magagawa mo rin yung gusto mong gawin dito sa bahay, di ba? Kasi sariling tahanan mo na siya. Kasi kung nangungupahan ka lang, tapos may gusto kang gawin, magpa-renovate, magpagawa ng, depende kung ano yung pagawa mo, hindi mo siya magagawa kasi sayang din kapag ano, kapag aalis na kayo dyan, hindi mo madadala. Itong ano, paglipat namin is pang pitong lipat na talaga namin siya guys. Lagi kaming lumilipat guys ng bahay kasi before sa Davao, yung inupahan namin is room lang siya. So, may trabaho na kasi kami ng husband ko. So, once may trabaho ka na, so, syempre, bibili ka talaga ng mga gamit. So, once nagparami na yung gamit namin, so, hindi na kasya, lipat na naman kami. So, bibili na naman gamit, lipat na naman kami. So, yun, pinaka-worst talaga is yung 2 years kami na nanirahan sa isang bahay. Na yung monthly namin is 4,000 pesos. So, saklap talaga guys kasi marami kami binili na gamit. Tapos yun pala, paalisin lang kami. So, yes, talaga naman na aalis din kami doon kasi hindi naman yun sa amin. Nagre-rent lang kami. So, naganap kami ng lipat bahay na van. Napakalayo talaga yung transfer namin doon sa bahay ng mama ko sa province. Nasa city kasi kami, so bumabiyahe kami patungong province sa bahay ng mama ko. So, doon namin nilagay lahat yung ano, yung gamit namin. Buti na lang nagkasya siya sa ano, sa bodega. Tapos yung ibang gamit naman namin is ginamit ni mama doon sa bahay niya. So that time December yung 2004. 14, namatay yung mama niya. So, as in guys, as in talaga, nakakaiyak, nakakasakit talaga ng damdamin kasi napahinto kami bigla sa trabaho namin. Kasi kailangan namin asap talaga na pumunta sa Cagayan de Oro
para mag-asikaso sa libing ng kanyang mama. So, iniwan namin yung mga gamit namin sa province namin, sa mama ko. Tapos, bumayahi kami doon sa Cagayan de Oro at doon na kami naninirahan. Umuupa kami doon ng 6,000 pesos. Buti na lang may pera na naiwan ng mama niya. Yun yung simula namin sa aming sa bahay nila, pagtira sa bahay nila. So nakita ko kasi sa two-story kasi yung bahay nila. So sa taas kasi is may malaking bodega doon na dalawang kwarto. So ang ginawa ko guys is napaisip ako bigla na sayang kasi siya kasi walang gamit. Hindi mo siya magagamit tapos nagre-rent ka lang. So ginawa ko siyang boarding house. Trinay ko siya na mag-negosyo ng boarding house. So yun, pumatok naman siya. Nagkaroon ng boarders. So yung kita ng boarding house, yun yung nakatulong sa mga monthly bills namin. Then yung tinda, may kunting tindahan kasi kami, yun yung pang-araw-araw namin na ginagamit para sa pagkain namin. So nabubuhay din kami, hindi din kami nahirapan. So yun nga, dumating ang point na kunin na ng may-ari na naman yung lupa. So it's time to move on again guys. So ang sakit siya, napakasakit talaga kasi back to zero na naman kami. So wala na naman kaming negosyo, wala din kaming trabaho. So lumipat kami dito sa Lumina Homes. Wala na kaming trabaho, wala na kaming negosyo guys. So ngayon maghahanap kami ng trabaho ng husband ko para matustusan namin yung pangangailangan namin. So napakasakit siya, pero kakayanin namin siya guys, promise. Kung may discarded ka sa buhay mo before, kung may discarded kami sa buhay namin before, ipaglaban namin siya guys. Hanap kami ng discarded it. So yun lang, madaldal na grabe guys, napakadaldal ko, pero okay lang, sineshare ko lang naman sa inyo yung buhay namin ng family ko, kung paano kami nagsimula, kung paano kami nagkaroon ng pera or ganyan. Soon guys, isishare ko ulit, may isishare na naman ako ulit sa inyo sa next vlog ko. Okay, so kung gusto niyo talaga na magkaroon ng sariling bahay na low budget lang kayo, i-try niyo mag-inquire sa Lumina Homes guys. I-apply niyo lang sa pag-ibig loans. Makakatulong kasi yung pag-ibig guys. Okay, so that's it. Sana supportahan niyo palagi ako guys sa mga videos na i-upload ko. Sana maging loyal pa rin kayo sa aking channel. So tulong-tulong po tayo guys na magkaroon ng happy ending. So thank you so much guys.